Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Set, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun, ha? Broken, hindi po well milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ang taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria. Bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell that to the people. Thank you, Mr. Chair. May I now direct my question to the Department of Agriculture? Aseka Asis Perez, ano po ang ginagawa ho ng Department of Agriculture? Alam niyo nga pala, meron po hong mga nagtatago ng ika nga yung kanilang mga import na bigas. Ano po ang ginagawa ninyo? Ano ho, nakita ninyo, hindi gumagalaw ang presyo. May ginagawa na po ba ang DA, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, Honorable Chair, ang nangyayari po, hindi naman po, wala pa po dito yung bigas. Kasi ang hindi po na-utilize yung permit to import. Ibig sabihin po nung ni Director Glenn kanina, yung 61% utilization, yun lang po yung dumating na actual ng bigas. Pero yung pong 39% doon, hindi pa po dumadating yung bigas doon. Then, Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng excess? Di po ba? Parang naniniguro ka na, bigyan mo ako ng 100,000 at tapos ipaparating mo lang 20. Anong reason? You tell me what is the reason. Why will you do that? Yung pong pag-i-issue ng BPI ng permit na SPSIC, hindi po siya pwedeng tumanggi pag nag-apply kasi po online po yon. Bawat isa po ay pwedeng mag-apply. Kaya nga po ang nangyayari, pagka po hindi sila nakapagpadating ng bigas, pinatanong po sila anong rason. At nakikita po namin na may problema yon dahil bagit nga po ninyo, pagka kukunti po yung dumating na bigas, mamahal po yung presyo. Kaya po pinag-i-explain po ng BPI yung mga importer, bakit hindi nila pinaparating kagad. All right, let's granting ho yung sinasabi ninyo, hindi mo na pinaparating kaagad. Ang sunod ko pong katanungan, Mr. Chair, ay ito hong, minomonitor niyo ho ba kung magkano yung presyo ng bigas sa origin? For example, galing sa Vietnam, galing sa Taiwan, or galing sa Myanmar. Minomonitor po ba ng DA? Yung pong presyo ng bigas na dumarating ay namomonitor on a monthly basis. At nakita po namin talaga na mumura po dapat yung, hindi lang po yung taripa, Mr. Chair, pati po yung presyo ng bigas sa international market ay bumaba nitong mga nagdaang buwan. At ang nakita rin po namin na tama po yung conclusion ng committee dito na mukhang hindi po gumagalaw, hindi po nagre-reflect yung pagbaba ng bigas sa international market, at the same time, yung pong ating taripa kumpara po doon sa presyo ng bilihan ng bigas. Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Set, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun, ha? Broken, hindi po well milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ang taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria.
bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell that to the people. Maraming salamat po sa katanungan. Mr. Chair, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Subalit, nito pong mga nagdaang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, nadyaryo po ito at tinatanong po namin sila bakit mataas pa rin. Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na looking at the international prices plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang, pero I think our colleagues in the government, particularly DTI and other sectors, can help us ensure that the prices will go down. Sir, November na ho tayo. July po bumaba yung taripa. So you have July, you have August, you have September, you have October. Tatlong buwan, hindi pa kayo nag-uusap-usap ng DTI, ng Bureau of Customs, kung sino man yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting-meeting, paano natin bababain? Araw-araw nilang tinutuligsa yung gobyerno natin. Araw-araw binabanata ng Pangulo. Araw-araw tinitira nasaan na yung 20. Sabihin na natin granting, hindi na natin maabot yung 20, pero sana kung bumaba at kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama ay makabili ng 2 kilo, ay masaya ho siguro. 3 months na ho bumaba ang taripa. July, August, September, October. It's already November. Wala pa rin ginagawa. At sasabihin nyo, pasalamat sa committee na ito. Hindi ho namin trabaho yun. Trabaho ho ninyo, magsama-sama kayo. We don't care kung sama nyo yung DTI, isama nyo yung Customs, PNP, NBI, lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabi, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat ho, malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Now, bakit nga ho pala, Yusek Perez? Sir, siguro po kailangan dinawi natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Naintindihan ho namin yon, Mr. Chair. Okay. O sige, kung wala kayong power, kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price? Dapat to, kasi kung hindi yung sa inyo, kaninong trabaho yon? So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niyang gawin 100 piso ang 1 kilo. Then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa pag ginawa ng retail kasi wala kayong power. Then whose power is it to say na ito ang suggested retail price? Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may respond. Base po sa Price Act, kung meron pong existence ng spike in prices by 10% of what is the previous month's prices, then the government can do something. Sa ngayon po, ang nangyayari, bumababa po yung presyo. Kaya lang, hindi pa po natin tinatamaan do sa palagay namin na tamang presyo. In fact, sir, if I may just make a presyo, may I inform you, that kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po yung presyo ng local rice. In fact, mga 2 piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So, for us po, it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike according to Price Act 10%, then that's the time that government can do something.
So ngayon, Mr. Chair, are you telling me wala tayong gagawin, bumaba na yung taripa, bumaba sa international market? It's not a concern yet. Hindi pa rin concern sa gobyerno. Ang bigas, sir, ay nasa 50. Meron pong 45. Umikot po kami ng speaker 3 months ago. 44. Bakit ganun? Pero limitado yung benta ng bigas, Mr. Chair. 2-3 kilo lang ang pwede mong bilhin. Whereas kung merong 50 pesos, 60 pesos, pwede hanggang 10 sakong bigas. Pero yung mumurahin na 45, parang kinokontrol ika nga, Mr. Chair. Kaya nga po ang sinasabi natin, and we're not talking here of yung local production, sir. Alam natin talaga medyo mas mataas. Mas mura po ang imported. Kaya nga po ang tanong natin, huwag muna natin isama yung mga local production. At pinag-uusapan natin imported kasi dapat mas mura sila. Pero hindi nga po bumababa eh. Mahal pa rin ho eh, nasa 50 pa rin. Sino ho ang nakikinabang? Tanungin ko yung tinanong ko sa BPI. Sino ngayon, Yusek Perez, sa tingin mo ang nakinabang sa pagbaba ng taripa na dapat savings po yan at dapat napupunta sa taong bayan? Sino sa palagay mo ang nakikinabang sa pagbaba ng taripa? Is it the importer or is it Juan and Maria nakikinabang, sir? Dito po sa senaryong ito, malinaw na hindi po si Juan at si Maria. Malamang po at sigurado tayo na yung pong nag-i-import ang mas nakinabang, hindi po talaga si Juan at si Maria. Well, let me, before I, because I would let my other colleagues to ask you a question. Then, sir, let me ask you this. May saysay pa ba na itong taripa ay mababa pa rin? O sa palagay mo, panahon na naibalik na lamang that we are losing money, the national government is losing money, billions of pesos dahil sa pagbaba ng taripa na ito. Problema ho natin yan ngayon, nawawalan tayo, pero ang bigas hindi bumababa. Will you at DA recommend to the president na ibalik na lamang sa 35% ang taripa? Base po sa mga, if I may be, because I'm under oath, Mr. Chair, I cannot lie. I have to be very, very honest with my answer to you. Kahit po yung NEDA, nire-recommend nila na yung taripa ay hanggang Pebrero na lang. Ang maganda po kasi nito, doon po sa executive order ni Presidente, nagbigay po siya ng periodic review for rice every 4 months. Kaya po, pagdating po ngayon pong Nobyembre, ay meron pong meeting, pag-uusapan po ito ng committee ng NEDA with DA this time po. Magmi-meeting po kami, in fact, bukas, Wednesday po, Wednesday, magmi-meeting po kami sa Wednesday ng NEDA. Kasi po, ang lumalabas po sa mga news reports po ngayon, plano nila na by February ay hanggang doon na lang po yung 15%. Dahil tama po naman, Marso po kasi ay panahon po ng anihan. Kaya po, yun po yung senaryo po ngayon, Mr. Chair. Mr. Chair, before I give way to my other colleagues, my last question and point, sir, is I address ko lang po sa DA. Sir, sana yung pag-meeting ninyo ng NEDA, pagmitingan ninyo kung paano bababa ang bigas sa 40 na kakayanin po ng tao. Huwag ho kayo magmi-meeting ng mga statistics at huwag mo akong bibigyan ng statistics. Walang pakialam ang sambayan ng statistics ninyo. Yung mga bilang lang yan, mga graph na yan, pataas, pababa, kung ano man yan. Walang pakialam ang tao. Ang gusto marinig ng tao na ang bigas bukas o next week ay po pwede na sa 40. At wantusawa ang pagbili nila. Ayoko po ng statistics sa susunod po nating hearing. Ayoko nang marinig. Ang gusto ko pong naming marinig dito, ang bigas ay bababa po na hanggang 40 at makakabili na sila na hindi limitado. Can we do that? Yan po ang dapat pag-usapan ninyo ng NEDA, Yusek Perez. If I may respond po, gusto ko rin pong ipaalam sa committee na ang Department of Agriculture po, meron kaming effort to reach out first to the vulnerable sector. Naintindihan po namin na mahalaga ang access sa bigas. Kaya po naman, meron po tayong bigas na binibenta natin at 29 pesos. Ito po ay 10 kilo ang binibigay natin. Kaya lang po, we have to admit po,
Mr. Chair, na limited pa po ito. Pero bababa po tayo hanggang sa mga munisipyo. Maglalagay po tayo to our Kadiwa Center para maging accessible po yung murang bigas para po sa ating vulnerable sector. But we are also mindful of the 40 pesos. We will work on that po, sir, as you mentioned. Thank you, Mr. Chair. I'll just reserve my other questions for later.